Ayan, hello po sa ating lahat. Kumusta? Naway, nasa mabuti po kayong kalagayan. San mong dako kayo ng mundo, naroroon. So, nababasa nyo yung title, no, yung magiging topic po natin. Marami po akong nababasa patungkol nga po sa mga saloobin po ninyo, opinion po ninyo. So, tama naman po ang lahat. May punto din po itong si Kalinga Prab. Kaya, humihingi nga po siya ng suggestions, ano, kung ano yung mas nakakabuti, ano, at alam naman po natin, no, na ito ay pawang pang pa-good vibes lamang. Huwag po nating seryosohin at nakakote din po doon sa live ni Kalinga Prab. Lahat ay scripted lamang. No, naway patuloy po natin, syempre. Suportahan ang mga Good Samaritan, Kuya Val, Kalinga Prab, Kalinga Pedro, Ate Ruda at ang buong team. At syempre, ang kanilang mga beneficiary. Kasi dyan po nila kinukuha yung pag-aaral, scholarship, yung mga allowances, pabahay. Kita natin, no, na napakaganda ng mga pabahay ni Kalinga Prab. Ano? So, bakit nga ba marami ang umaayaw kay Beyonce? Beyonce, ano? Sa kanila kasi, iniisip po nila, bata pa po si Beyonce, 16 years old, si Kalinga Pedro. Ay, medyo maedad na, 27, correct me if I'm wrong. Ano? So, wala naman po sa edad yan. Kasi yung iniisip po dito is pampa-good vibes. Pero, kinukuha pa rin po ni Kalinga Prab kung ano yung mas nakakabuti, mas nakakaganda, para mas lalong tangkilikin ang kanyang mga beneficiary. Diba? Techniques po yan. Ano? Kasi kung hahayaan na ma-board ang mga viewers, iaalis. Mahanap ng mas nakaka-entertain. Diba? Wag natin sabihan si Beyonce na ganito ganyan. Although, wala naman pong sinasabi against kay Beyonce. Puro mga aral muna, bata pa si Beyonce, sakana, ano, edu, pahinga ka muna kasi mababash ka. Yes, andun na po tayo ano, sa salitang bash. Sa kanila, mga charity vlogger, di po talaga maiiwasan, mahusgahan po tayo ng kapwa po natin. Lalong-lalo na kapag nakasanayan na po nating panoorin siya. Ano? Nasa sa inyo ang desisyon, pero ang mas makakapag-desisyon sa kanyang sarili, si Kalinga Eds. Diba?